Magandang araw sa inyo mga ka-brothers. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Sa araw nito, ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang valve clearance ng Baraco 175 mga ka-brothers. Ituturo ko po sa inyo yung tamang valve clearance mga ka-brothers sa ating Baraco 175. Itong makina nito mga ka-brothers. Ngayon, ang valve clearance dyan na tinatawag mga ka-brothers, ito pong nasa kaliwa at itong nasa kanan. Ito pong nasa kanan, yung pasukan ng gasolina, ito po yung inlet mga ka-brothers. Ito naman pong nasa kaliwa, ipapuntang tambutso, ito po yung exhaust. Ngayon, sa araw nito mga ka-brothers, ituturo ko sa inyo yung tamang valve clearance. Ayan mga ka-brothers. Ngayon, mayroon pong dapat gawin mga ka-brothers para bago ka mag-adjust ng valve clearance, dapat po nasa tamang settings ang ating camshaft at ang ating magneto mga ka-brothers. Yan, tuturo ko sa inyo mga ka-brothers. Ngayon, hindi ho lahat ng motor mga ka-brothers ay pare-parehas ang valve clearance. Iba-iba po yan mga ka-brothers. Ngayon, sa araw na ito, itong ating pag-aaralan, ito pong Baraco 175 mga ka-brothers. Ayan, tuturo ko sa inyo. Ayan mga ka-brothers, simulan na po natin. Ngayon po ganito yan mga ka-brothers. Ang pag-adjust ng valve clearance ng Baraco mga ka-brothers, hindi po lagi. Ayan mga ka-brothers. I-adjust nyo lang po yan mga ka-brothers pagka meron po kayong nararamdaman sa inyong mga motor mga ka-brothers. Kasi po kadalasan, marami po akong customer, nagpupunta po sa shop, nagpapa-adjust ng clearance ng Baraco. Pero hindi po lahat ina-adjust ko po mga ka-brothers. Kasi po, wala naman po akong gagawin kung babaklasin ko po yun. Kaya sinasabi ko sa kanila, hindi po laging nag-a-adjust ng valve clearance mga ka-brothers. Ayan mga ka-brothers. Ngayon, ang pag-a-adjust po ng valve clearance mga ka-brothers, una, siyempre, tatanggalin nyo po yung inyong tappet cover. Ito, kaliwa, tsaka yung kanin. At tsaka po itong timing chain cover, tatanggalin nyo yan. Ngayon, pwede rin pong huwag nyong tanggalin itong sa may magneto mga ka-brothers. Basta po, ito pong nasa camshaft sprocket, lalagay nyo lang po sa tamang timing mga ka-brothers. Ngayon, palibasa tanggal na po itong ating magneto cover, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagsesettings nito bago ka mag-valve clearance mga ka-brothers. Ayan. Una po mga ka-brothers, ikot nyo po itong magneto counterclockwise mga ka-brothers. Meron po siyang marking dito po sa ibabaw ng magneto mga ka-brothers. Bago po umabot dito sa kuntil na to, meron po siyang marking. Dalawa po ang marking niyan mga ka-brothers. Isang letter F, ayan po kung mapapansin nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-brothers, itong letter F, ayan po yung fire. Ito naman pong T, yan po yung top mga ka-brothers. Ngayon, bago kayo mag-adjust ng valve clearance, kailangan po itong letter T, itatapat nyo po dito sa pinaka mark, timing mark na to mga ka-brothers. Ayan. Ayan, ganyan po mga ka-brothers. Ayan. Ngayon, pag nakatapat po yung magneto nyo yan sa marking na to mga ka-brothers, kailangan po yung inyong camshaft sprocket nakatapat din po sa arrow. Ayan mga ka-brothers. Oh. Ayan. Kailangan po nakatapat yan. Pag hindi po nakatapat, iikot nyo pa po ng isa mga ka-brothers. Ibig sabihin yan mga ka-brothers, yung inyong camshaft hindi, wala po sa tamang settings mga ka-brothers. Ayan. Wala po sa tamang. Pero ang inyong piston nasa ibabaw na po ng block o ng cylinder head mga ka-brothers. Ngayon, kailangan po, pagka nakatapat na po yan dito sa marking, kailangan nakatapat din po itong marking dito sa itaas. Ngayon, ibig sabihin yan, hindi pa po siya naka-top dead center mga ka-brothers. Ngayon, ang gagawin nyo po dyan, iikot nyo pa po ng isang ikot mga ka-brothers. Ayan. Ikot natin mga ka-brothers ha. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Nakatapat na po yung letter T. Ito naman po sa camshaft sprocket nyo. Meron naman po naka-guit na dalawa. Isang maliit. Ayan mga brother. Isang maliit saka isang malaki. Ayan po malaki. Itatap nyo po dun sa marking na ito mga brothers. Tatapat nyo po dyan. Ayan.
Tapos automatic 'yan, yung inyong magneto nakatapat din po yung letter T dito po sa marking dito po sa inyong crankshaft mga brothers. Ayan. Kailangan po magkatapat 'yan, mga brothers. Ngayon, dyan na po kayo magsisimulang mag-adjust ng valve clearance. Ngayon, ito double check nyo po mga brothers pagka nakaganyan kasi po kailangan dyan yung inyong tapet mga brothers, ito pong tapet na to mga brothers, yung valve clearance nyo kailangan meron siyang play mga brothers, may play. Ngayon, dyan po kayo magsisimulang mag-adjust ng inyong valve clearance mga brothers. Yan mga brothers, simulan na natin. Nakatapat na po sa ating mga marking, yung ating camshaft sprocket. Ayan, marking, nakatapat na. Tapos yung sa magneto, naka-center na rin po. Ngayon, dyan na po kayo magsisimula mag-adjust ng valve clearance. Ngayon, dito po sa ating exhaust, isimula natin. Ang tamang valve clearance po dyan, mga brothers, 0.10 mga brothers. Ayan, 0.10 mm mga brothers. Ang katumpas po nun sa feeder gauge natin, ito pong 0.004 mga brothers. Ayan. Kailangan po nasa tama siyang clearance, hindi po siya masikip. Kailangan po pag pinasok nyo, swabe lang mga brothers. Ayan, swabe lang mga brothers. Hindi siya masikip. Ayan o. Ganyan lang po mga brothers. Huwag yung sisikipan. Pag masikip po, baliwala po yun. Kasi wala po sa anin. Dapat po nasa tamang-tama lang yun. Ganyan po. 0.004 mga brothers. Ayan. O, ang katumbas po niyan, 0.10 mm mga brothers. Yan po ang tamang valve clearance nitong ating exhaust ng Baraco 175 mga brothers. Yan. Yan. Ngayon, dito naman po sa kaliwa natin, sa ating inlet, ito mga brothers, dito. Ito, dito sa kabila, mga brothers. Ito. Ito naman po sa inlet natin, mga brothers. Ang katumbas po niyan, mga brothers, 0.003, mga brothers. 0.003, o ang katumbas niyan, 0.08 mm, mga brothers. Ayan. Kailangan po, huwag masikip. Swabe lang po siya, mga brothers. Ayan o. Kailangan swabe lang mga brothers, huwag masikip, huwag maluwag naman. Ngayon, para po maka-double check kayo mga brothers, yung pong ano doon, yung pong 0.10 sa inlet, o yung 0.04, ayan, ay yung 0.004, subukan nyo po ipasok, kailangan po, huwag siyang papasok. O. Pag hindi siya pumasok, okay na po yun. O. Kaya dapat po ang sukat niyan, 0.003 mga brothers. Ayan po ang tamang sukat ng valve clearance ng ating Baraco 175 mga brothers. Ayan. Ayan. Ngayon, ang gagawin nyo dyan mga brothers, i-double check nyo siya. Pagkatapos nyo pong i-adjust itong exhaust ng 0.10 or katumbas nyo na 0.004 at saka itong inlet na 0.08 na katumbas ay 0.003. Pagkatapos yan mga brothers, i-double check nyo. Paikutin nyo ulit ang inyong camshaft sprocket. Paikutin nyo. Counterclockwise mga brothers. Paikutin nyo yan mga brothers. Pagkatapos nyo paikutin, itatapat nyo po ulit sa sentro. Tapos, ito double check nyo po ulit mga brothers. Itong nasa exhaust at saka itong inlet mga brothers. Ito double check nyo. Ito mga brothers. Titingnan nyo kung nagbago siya mga brothers. Oh. Okay na, okay po siya. Oh. At saka sa kabila. Ayan. Ito double check nyo. Okay na po siya mga brothers. Ayan. Ayan. Ganyan po ang tamang pag-adjust ng valve clearance ng ating Baraco 175 mga brothers. Yan. Sana po may natutunan po kayo sa video ito mga brothers.
para po mailapat nyo sa inyo mga barako, mga kabraders. Yan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking YouTube channel, mga kabraders. Sige po, mabuhay po kayo. Okay.